Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay Online Tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Good day to all! I am your Tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn together with our volunteer online tutors. Tara na! Ayan, hello, Tutor Sherry! Ayan, matgandang buhay, dear learners! Narito muli kami ni Tutor Sherry at ako naman ang inyong matsayahin, Tutor Aileen, na lagi ninyong matkakasama sa ating matsayang mga aralin. Hi, Tutor Sherry! Yes po, teachers! Welcome po muli sa ating online Itulay online tutorial para sa Mathematics Grade 1. Siyempre po, hindi po namin kayo iiwan. Lagi niyo pong makakasama ang inyong matsayahin tutor, Tutor Aileen, at ang inyong matalino tutor, Tutor Sherry. Tutor Aileen, meron po tayong bisita ngayong araw po, di ba? Yes, ayan. Pero bago yan, mga kids, i-share na natin ang ating live session para mas marami tayong makasama ngayon. At ipapakilala ni Tutor Sherry ang ating bisita ngayong tanghali. Opo, at alam nyo ba kids, nung isang linggo, kasama natin ang aking principal. Ngayon naman, makakasama natin ang aking PSDS. Siya ay isang matusay, matalino, gaya nyo nung siya ay nag-aaral nung siya ay grade 1. Okay. Ayan. Wow, at pinakikilala ko po ang aking PSDS, si Dr. Jonay C. David ng Marilao North District.
Hello, sir. Welcome po sa online Itulay show tour. Hello, good afternoon, sir. Nakamute po si sir. Ayan. Okay na, ayan. Hello, ayan, good afternoon. Ma'am, sir, ang dami po natin palang bisita. Ngayon po kasi ayan. Ay nasa district po sila, sila Sir Joey. Ayan okay. Po. Thank you at isang malaking karangalan na maimbitahan nyo rito sa Itulay. Isang napakagandang proyekto ng DepEd at isang makabuluhan. Kaya ako'y taos puso nagpapasalamat sa ating sekretary, Secretary Ring Biornes at ang ICT ng DepEd. Ito ay isang napakagandang proyekto na nagagamit natin ang online learning sa Itulay, e-tutorial. Kaya bilang inyong district supervisor ay laging nakasuporta sa anumang proyekto ng DepEd, lalo-lalo na sa Itulay. Congratulations sa mga bumubuo nito kay Teacher Cherry at kay Teacher Erlyn. Thank you so much sa inyo. Isang magandang proyekto to. Kaya ipagpatuloy nyo at okay. Thank you po, sir. Ito ay para sa atin, para sa bata at para sa bayan. Thank you so much and good luck sa atin lahat. Thank you so much, Dr. John R. David. Maraming salamat po. Very supportive, ah. Yes po, ma'am. Opo talaga, ma'am. Sa Marilao po, ramdam namin ang serbisyo ng bawat isang guro na at lalo po yung mga school heads namin at lalo ako, nawala na si Tutor Sherry. Okay, thank you so much po, Dr. John R. David. Ayan, ngayon naman, i-shout out natin ang ating mga dear learners. Ayan, sabi ni Christine Respicio, Dan Sharing na po. Hello, Zoe. Dan Sharing na din daw po sila. Hello sa iyo, Drain Freya. Hello, Prince Ed Namo. Hello, Matthew. Hello, Julia, Jared. Ayan, good afternoon sa inyong lahat, mga anak. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Ayan, nagbabalik si Tutor Sherry. Nais naming ipunin ninyo muli ang mga badges sa bawat tamang sagot na inyong makukuha. Kaya naman, kids, matnood, matkinig, at matuto. Ipunin natin ang ating mga certified matalino badges. Ayan, Tutor Sherry, narito naman ang ating mga batang talaga namang very active sa ating last session. Sila po, sina? Kindly do the honor, Tutor Sherry. Opo, ayan. Ayan, Tutor Eileen, pa-back up na lang po ako dahil medyo meron po akong internet connection problem dito sa aking pwesto. Okay, pero Raven Lovers, hindi ko kayo bibitawan. Ang inyong Tutor Sherry ay laging nandito para nakaalalay sa inyo upang gabayan kayo sa ating mga aralin. Ayan. At para po sa ating mga duty sa week na ito. Ayan. Narito, sina? Kaya ba, Tutor Sherry? Tutor Sherry, laban lang, ha? Okay. Narito si Matthew. Ayan. Si Matthew Christian Sabado. Thank you sa iyo, anak. Ayan, tama ang kanyang mga nasagutan. Si Prince Rain Legal. Hello, anak. Very good. Si Kendra Luis Delphine. Si Jaika Luis A. Bacolot. Ayan. At si Samantha Ivan De La Cruz. Ayan. Dumadami ang ating mga classmates dito sa Itulay. Kaya naman, kids, habang tayo ay nag-live session, huwag kalilimutang i-share ang ating video para mas marami pa tayong makasama, mas maraming matututo. Ayan. Nais po nating magpasalamat sa bumubuo ng ADM module na patuloy nating nagagamit na gabay sa ating aralin. Salamat din po sa Canva for Education para sa mga magagandang illustrations na ating nagagamit. Ayan, for today, kids, ang pag-aaralan natin ay pagbabawas o subtraction, pagtanggal o pagkukumpara ng mga bagay. Tayo ay nasa quarter 2, week 4 ng ating aralin. Ayan, nagbabalik si Tutor Sherry. Patuloy na lumalaban, kids. Hello, Tutor Sherry. Welcome back. Ayan. So pagkatapos po ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakababawas ng bagay o mga bagay sa isang pangkat. Ano pa po, Tutor Sherry? Ayan. Tutor Eileen, hindi ko po makita ang iyong slide.
Okay. Ayan. So, isa pa nating matututuhan ay nakamakapagbabawas sa pamamagitan ng pagkumpara ng mga pangkat. Ayan. Okay. Ating balikan. Hello, Tutor Sherry. Okay na po ba? Ayan. Pahinap. Okay. Ayan. So, ano-ano ang mga limang hakbang sa pagsusuri ng suliranin gamit ang pagdaragdag? Okay. Naaalala nyo pa ba ang ating mga steps kapag tayo ay magsosolve ng problem solving? So, una, ayan, kailangan alamin natin kung ano ang hinahanap sa suliranin. Ikalawang hakbang, alamin natin kung ano-ano ang mga facts o given. Ikatlo, alamin natin kung ano ang word clue. At pag alam na natin ang ating mga word clue o word clues, malalaman na natin kung ano dapat ang operasyon na dapat nating gamitin upang lutasin ang suliranin. At pagkatapos yan, kaya na nating ibigay ang number sentence. At syempre, kapag nasolve na natin ito, ilalagay natin kung ano ang kumpletong sagot. At syempre, lalagyan natin ito ng label. Ayan, Tutor Sherry, kamusta po ang inyong net? Okay na po kaya? Ayan, so tayo ay magmagkwentuhan. Naalala niyo pa ba? Laban lang. Kita na po ba ang slides okay natin? Ayan na. Okay po, para po sa ating magkwentuhan. Ayan. Naalala niyo ba ang ating kwento nung nakaraang linggo, mga batang grade 1? Ayan, naalala niyo ba ang ating aralin? Si Ana. Si Ana ay may tatlong atis sa basket at dalawang bayabas sa tray. Okay. Ayan. Sagutan natin gamit yung mga paraan o mga hakbangin para masagutan natin yung ating word problem. Una, kailangan natin sagutin ang mga tanong sa ating kwento. Ano ang hinahanap sa suliranin? Kung ang sagot natin ay bilang ng mga prutas, kayo ay mahusay. Okay. Para po sa number 2, ano-ano ang mga facts o given? Okay, ayan, grade 1 learners, pwede niyong isulat o i-type ang inyong sagot sa ating comment section. Kung ang sagot natin ay tatlong atis at dalawang bayabas, mahusay mga bata, dahil dyan, kayo ay certified matalino learners. Ayan. Oy. Very good. Tama. Kung ang sagot nyo ay tatlo at dalawa, mahusay tulad ng sagot nila Enrico, Kendra, Christine, at ni Zoe. Ayan. Para sa ikatlong tanong, ano ang word clue at operation? Okay. Ano raw ang word clue? Okay. Sa word clue natin, ito ang makakatulong sa atin upang malaman natin kung anong operation ang gagamitin natin. Okay, kung ang sagot natin ay, ayan, sabi ni Amber, ilan lahat at ang operation na gagamitin ay addition, mahusay ang mga grade 1 learners natin. Dahil dyan, kayo ay certified Matino learners. Okay, para po sa ika-apat na tanong, ano ang number sentence? Okay, kung ang sagot natin ay, ayan, sige nga. Kung ang sagot natin ay 3 plus 2 equals n, mahusay. Okay, ngayon, grade 1, dapat na kung alam natin ang pamilang na pangusap at ang operation na gagamitin natin, tiyak na masasagot natin ang mga tanong sa ating word problem. Kaya, tingnan natin ang ating number sentence. Okay, yan po. At panglima, ano ang kompletong sagot? Okay, kung ang sagot natin ay limang prutas, kasi tatlong atis at dalawang bayabas, mahusay. At grade 1 learners, huwag natin kalilimutang lagyan ng label o unit yung ating mga sagot. Dahil prutas ang hinahanap, ang tamang sagot ay limang prutas. Okay, meron pa tayong isang kwento mga bata ha. Pakinggang mabuti. Ayan, pumunta sa tindahan ang batang si Bella
niya si Bella. Ano ang napansin ninyo kay Bella, mga bata? Sige nga, ilagay nga natin sa ating comment section. Anong napansin nyo kay Bella? Okay, may humahabol pa ng sagot, Tutor Sherry. O, yan, mga prutas daw po yung kanina. Okay, mapapansin nyo na si Bella pala ay bulag. Tama si Matthew, Christian. Naglalakad, sabi ni Prince. Okay, siya ay bulag. Ano, mga bata? Pero tingnan nyo siya. Kahit siya ay may kapansanan, mapapansin natin na siya ay masayahing bata. Hindi siya nalulungkot kahit siya ay may kapansanan, di ba? Patuloy pa rin siyang lumalaban sa buhay. At tingnan nyo, nakakapunta siya sa store para bumili ng kanyang gusto kahit siya ay may kapansanan. Yan. Dapat, hindi natin sila dapat kaawaan, sila ay dapat nating hangaan. Kasi kahit sila ay may kapansanan, kayang-kaya pa rin nilang mabuhay ng normal. Yan, dapat hangaan natin sila at talaga namang kailangan hangaan at mahalin. Okay? Huwag natin silang ibubuli o aawayin. Ayan, mayroon siyang 8 piso. Bilangin nga natin yung pera ni Bella. Piso, 2 piso, 3 piso, 4 piso, 5 piso, 6 piso, 7 piso, 8 piso. Nais niyang bumili ng lapis. Ang halaga ng lapis ay 10 piso. Meron lamang siyang 8 piso. Kaya niya kayang bilhin ang lapis na gusto niya? Okay, tingnan niya natin. Ayan, pumasok si Sir Jester. Hello sa'yo, Sir Jester. Ayan, sagutin niya natin ang tanong mula sa ating kwento. Unang tanong, sino ang batang pumunta sa tindahan? Sino nga ba yung batang pumunta sa tindahan? At talaga namang nakakahanga dahil sa kabila ng kanyang kapansanan ay masaya pa rin siya. Ayan, kung ang sagot nyo ay si Bella, mahusay. Tama si Enrico, si Matthew, great job, Ronalyn. Tama. Okay, si Bella, ano? Ikalawang tanong, dahil dyan meron kayong certified Matalino Learner Badge. Ikalawang tanong, ano ang kanyang bibilhin? Ano ba yung bibilhin ni Bella? Bibili siya ng... Ayan, may sumasagot pa. Sabi ni Amber, si Bella. Sabi ni Zoe, kulang ang pera ni Bella. Okay. Ang kanyang bibilin ay lapis. Tama si Hezekiah. Tama. Magaling. Okay, next number. Letter C. Magkano ang perang dala niya? Magkano yung pera niya? May naipon na siyang? Magkano yun? Okay, tingnan ko nga. Okay, kung ang sagot mo ay... Ayan. Kung ang sagot mo ay 8 piso, tama. Okay, meron na siyang 8 pesos, di ba? Sabi ni Matthew, 8 pesos. Tapos yung bibili niya ay 10 pesos. Tingnan natin kung kulang ba o sapat ba yung pera ni Bella para mabili yung lapis. Magkano uli ang magkano ang lapis na kanyang bibilhin? Ito ay nagkakahalaga ng 10 piso, sabi ni Alexa. Mahusay, tama anak. Ang galing ha, very active. Isa talagang certified matalino learner. Okay, ngayon naman. Mga bata, nais kong ipakita sa inyo ang bahagi ng subtraction sentence para masagutan natin ng wasto yung ating suliranin. Okay, meron tayong 3 bahagi ng number pangungusap, pamilang na pangungusap sa subtraction o pagbabawas. So sabi, meron siyang 10 pesos. 10 pesos ang kanyang bibilihin. At mayroon siyang 8 piso, ibig sabihin tayo ay magbabawas. Yan ang ating pamilang na pangungusap. Ang 3 bahagi ng ating pamilang na pangungusap sa pagbabawas ay, una, minuend. Ito ang bilang o halaga kung saan magbabawas o kabuo ang bilang ng mga bagay. Ikalawa naman ay subtrahend. At syempre, ito yung ibinabawas natin sa minuend. At ang sagot ay tinatawag nating difference. Ayan. Ngayon, ang tanong, magkano pa ang halaga na kailangan niya upang mabili ang lapis? Okay, so kung meron siyang bibili na nagkakahalaga ng 10 pisong lapis at mayroon siyang 8 piso, ibig sabihin magbabawas tayo. Tandaan natin mga bata ha, kapag pera ang ating pinag-uusapan o lulutasin, lalagyan natin ito ng 0.00. Okay? 0 minus 0 equals, ayan, ihanay natin.
Yan, may 0.00, tapos iyahanay sa isahan, iyahanay sa sampuan, at huwag kalilimutan ang peso sign. Okay, solve na natin. 0 minus 0 equals... Sige nga, unahan niyo si teacher. May nakikita na akong tamang sagot. Sabi ni Zoe ay 2 pesos. 0 minus 0 equals 0. Ibaba lang natin ang decimal point. 0 minus 8, hindi pwede. Kaya naman, ima-minus na natin ang kabuuang 10. 10 minus 8 equals, ayan, equals 2. Lagyan ng peso sign. Ibig sabihin, kulang pa siya ng 2 pesos para mabili niya ang kanyang lapis na gusto. Ngayon, ano kayang gagawin ni Bella para madagdagan yung pera niya? Kayo mga bata, kung kayo si Bella, anong gagawin niyo upang madagdagan pa ng 2 pesos yung inyong pera? Ako, kung ako si Bella, mag-iipon pa ako ng another 2 pesos para maging 10 pesos na yung aking pera. Tutulong ako kay nanay at tatay kasi baka bigyan ako ni nanay at tatay ng pera, matuwa sila sa akin. Kayo, sabi ni Kendra, mag-iipon. Tama. Very good, anak. Yan. Okay. Dahil dyan, alam kong kayang-kaya nyo nang sagutin ang ipapakita sa inyo ni Tutor Sherry para sa ating... Yes, Tutor Sherry? Yes po. Okay. Ako naman, Tutor Arlene, kung sakaling kailangan ko ng 2 piso, siguro iipunin ko yung mga... gamit namin sa bahay na pwede kong ibenta at ibibenta ko yon para maroon ako ng 2 piso para mabili ko yung lapis na gusto ko. Hindi na ako hihingi ng pera kay nanay. Okay, para po sa ating pagyamanin, basahin ang bawat suliranin at ilarawan ito sa pamamagitan ng diagram. Pagkatapos, isulat ang pamilang na pangungusap para sa bawat bilang. Okay, para po sa number 1, ayan. Okay, ayan. Oops, naku. Okay, meron tayong mga puno dito. Okay, isulat natin ang minuen, subtrahen, at difference. Okay? Ay, tutor Sherry. Ito po tayo, may 10 isdang alaga. Ayan, medyo nagkaka-problem yata si Tutor Sherry sa kanyang internet connection. Ayan, Tutor Sherry, laban lang po. Walang sukuan to ha, Tutor Sherry. Ayan, hindi kayo susukuan okay ni Tutor Sherry. Ayan, laban, Tutor mula, Sherry. Tutor Irene, para po patuloy natin. Hindi na kaya. Okay. Okay, sige po. Okay. May 10 isdang alaga si Sofia. Hiningi ng pinsan niya ang 2. Ilan kaya ang naiwan kay Sofia? Okay, idodrawing daw natin, kids. So, idrawing natin. Ilang isda daw yung kanyang alaga? So, diyan sa inyong gawain, magdodrawing kayo ng 10 isda. Ayan. At hiningi ng pinsan niya ang 2. Ilan ang naiwan kay Sofia? Ano kaya ang pamilang na pangungusap para rito? Okay, may sumasagot na. Sabi ni Prince Ed, ay 8. Tingnan natin. Sabi ni Hezekiah, ni Amber, ay 8. Tingnan natin. So, meron siyang 10 alagang isda. Ibinigay ang 2 sa pinsan niya. May natira siyang 8 isda. Very good. Dahil dyan, meron kayong certified matalino learner badge. Ayan. Okay, for number 2, kaya na po ba, Tutor Sherry? Kita na po? Opo, kaya na, Tutor Arlene. Ayan, para sa number 2, meron tayong men 3 laruang pugita si Elise. Ipinahiram niya ang 2 sa kalaro niya at inuwi niya ang mga pugita. Ngayon, grade 1 learners, ilan ang natira sa laruang pugita ni Elise? Okay, para sa unang tanong, ayan na, meron tayong larawan. May 3 pugita, pagkatapos ipinamigay niya ang 2 sa kanyang kalaro. Ano ang pamilang na pangungusap para sa word problem na ito? Okay, isulat natin ang kabuuang bilang kung ito ay 3. Tama. At ang kanyang ipinamigay ay 2, kaya ang inyong sagot ay mahusay. Sabi nila Prince Ed, 1 po. Ganon din po si Zoe, si May, si Luis, si Prince,
at Amber Mahusay. Dahil dyan, mga Grade 1 learners, kayo ay certified matalino learners. Okay. Okay, para po sa pagyamanin, ayan, pag-aralan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Babawi si Tutor Sherry kay Tutor Arlene. Okay na ata ang aking internet. Okay, ayan. Go, Tutor Sherry. Meron tayong, ayan, meron tayong mga puno dito. Ngayon, mga bata, ang gagawin natin, ihanay o isulat sa tamang bahagi ng subtraction ang mga bilang. Meron tayong ilang puno. Okay, kung ang sagot natin ay... Okay, kung ang sagot ng... Okay, ilan lahat ang bilang ng mga puno? Okay, ihanay ito sa ating minuen. Tama, kung ang sagot natin ay 18, mahusay. Okay, pag sinabi natin subtrahen, ito naman yung mga bilang na ating inaalis o binabawas. Okay, ilan ang bilang ng puno na may markang pula? Isulat o ihanay ito sa ating subtrahen. Ayan, Grade 1 learners, maaari nyo isulat ang inyong sagot para sa subtrahen. Okay, kung ang sagot natin ay mahusay, sabi ni Luis, ay tatlo. Ganon din si Prince, si Amber, mahusay. Dahil tayong nakita tatlong, ano dyan, di ba? Ang kapulang tanda, ibig sabihin tatlo yung inalis. At ang sagot ng ating subtraction, ayan, o difference, ilan ang natira sa mga puno? Ihanay sa difference. Okay, yung 18, inalisan natin ng 3, ilan kaya ang natira? Okay, ayan, sabi po ni Enrico Dalupan, Tutor Sherry, ang tira po ay 15. Tingnan nga natin, at ganun din si Adeline May Castor. Ito po si Adeline ay taga-Abangan Sur Elementary School. Hello, Adeline! Okay, si Skeya, si Zoe, si Luis. Ayan, tingnan nga natin, mahusay. Dahil dyan, Grade 1 learners, kayo ay certified matalino learners. Okay, sa ating isa-isip. Okay, ang subtraction ay pagtatanggal o pagkakaltas ng mga bagay o bilang. Ayan ha, Grade 1. Okay, halimbawa, ito yung halimbawa ng subtraction sentence. Merong 9 minus 3 equals 6. Ang 9, ang minuend, o ito yung kabuuang bilang, at ang subtrahen naman, ito yung bilang na inaalis o binabawas sa kabuuang bilang. At ang tawag natin sa sagot ng subtraction ay difference. Ayan, tatandaan niyo palagi Grade 1 ha, para hindi tayo magkakamali ng ating pagsasagot. Okay po? Ay, ang husay okay. Talaga. Ayan, okay, para po ating isagawa. Pag-aralan ang mga larawan, sundin ang ibinabawas at isulat ang pamilang na pangungusap o number sentence. Go, Tutor Sherry! Okay, para po sa number 1. Ayan, Grade 1 learners. Bilangin mabuti ang kabuuang bilang ng mga saging. Ayan. At isulat natin o ibigay natin ang sagot para dito. Kung ang ating saging ay babawasan ng 5, ano kaya ang sagot? Okay, ilan kaya ang ating saging? Okay, ayan. Sabi, kung ang sagot natin ay... seven. Tama, mahusay. Yeah, and dahil dyan, yeah, 12, bawasan ng 5. Matalino learners. Ayan, 12, binawasan ng 5 ay 7. Mahusay, kids. Ayan, para naman po sa number 2. Okay, 7 bahay. Bawasan ng 2 ay blank. Okay, ano kaya ang sagot? Ayan, bilangin. Ayun, meron ang nilagay na marka si Tutor Arlene. Kaya ang sagot natin ay, okay, kung ang sagot natin ay katulad ng sagot nila Amber, Chloe, Christine, Prince Ed, Joshua, 5, mahusay. Okay, para po sa number 3, meron tayong
16 na masasayang mukha. Kung ang 16 na masasayang mukha ay babawasan natin ng 7, ano kaya ang sagot? Yan. Kung ang sagot natin ay, ayan, ang bilis-bilis nilang sumulat, Tutor Arlene. Sabi po nila, ang kanilang sagot ay siyam, mahusay. Ang galing-galing talaga ng ating mga grade 1 learners. At talaga, pabilisan sila sa pagbibigay ng tamang sagot. Ayan, mukhang naunawaan talaga nila, Tutor Sherry, ano? Okay, tungo na tayo sa ating ikalawang aralin, mga bata. Dalawa kasing lessons natin ngayon. Ito ay ang pagdaragdag o addition ay kabaliktaran ng pagbabawas o subtraction. Wow, kabaliktaran pala ano ang addition at subtraction. So pagkatapos nito, mauunawaan nyo, maipakikita at maisasalarawan ang pagdaragdag o addition na kabaliktaran ng pagbabawas o subtraction. Ating isagawa, hanapin sa hanay B ang kabaliktaran ng larawan na nasa hanay A at bilugan ang titik lamang. Okay, so meron tayo ditong hanay A, no? Ayan, so ibigay natin ang pamilang na pangungusap nito ay 3, ayan, dagdagan ng 2 ay 5. Ano naman ang kabaliktaran nito sa hanay B? Dahil sabi nga, ang pagdaragdag ay kabaliktaran ng pagbabawas. Ito ba ay A, 2 plus 2 equals 4, or B, 5 plus minus 2 equals 3? Ayan, lagay nga ang inyong sagot. Okay. Ang tamang sagot ay, tingnan nga natin, sabi ni Zoe kanina, 16 minus 7 equals 9. Sabi ni Luis ay letter B. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Mahusay. Tama kayo, kids. Dahil dyan, meron kayong certified matalino learner. Para sa number 2, ibibigay ni Tutor Sherry. Okay. Ayan ang para sa number 2, ano ang kabaliktaran ng ating number sentence na ito? 6 plus 3 equals 9. Okay, grade 1 learners, hanapin natin ang tamang kabaliktaran ng ating addition sentence. Kung at letter A, 9 minus 3 equals 6, o letter B, 3 plus 2 equals 5. Okay, ayan, tignan natin mabuti. Okay, kung ang sagot natin ay katulad ng sagot nila Prince, letter A, mahusay. Okay, dahil ang 3 minus 6, 9 minus 3 equals 6 ay kabaliktaran ng addition sentence na 6 plus 3 equals 9. Dahil dyan, grade 1 learners, kayo ay certified matalino learners. Ayan, para naman sa ikatlo mga bata, mayroon tayo ditong 8 plus 2 equals 10. Ano kabaliktaran nito? A, 6 plus 6 equals 12, or B, 10 minus 2 equals 8. Kung ang sagot nyo ay, ayan, tingnan natin, letter B, ayan, 10 minus 2 equals 8, tama. Kasi ito, yung 10, yun ang naging minuend. Yung 2 na addends, yun ang naging subtrahend, at ang sagot ay isang sa addends na ito. Okay? Nakita nyo, kabaliktaran lang, ano? Talakayin pa nating mabuti yan, mga bata. Dito sa ating pagyamanin. Basahin mabuti ang sitwasyon at ibigay ang tamang sagot sa mga katanungan. Yan, ikukwento sa inyo ni Tutor Sherry. Opo, ayan. O grade 1 learners, para maintindihan ang ating kwento ngayon, tara tayo ay makinig. Okay, meron tayong bata. Nakita nyo ba ang ating kaibigan? Okay, si Precious Ann ay may tatlong manika. Yan. Sino sa inyo ang mahilig sa manika? Okay, niragaluhan siya ni Cassandra ng 2 manika sa kanyang kaarawan. Okay, ha? Ayan, si Cassandra ang kanyang kaibigan ay nagbigay ng 2 mahusay na manika para sa kanyang kaarawan. Nakatutuwa naman ang magkaibigan. Si Precious Ann ay masayahin pa rin dahil kahit sa kabila ng kanyang karanasan o siya ay may positibong pananaw at hindi siya nawawala ng pag-asa. Tingnan nyo, nakikipagkaibigan pa rin siya mga bata. Kaya kayo, kung kayo ay may mga kaibigan na katulad ni Precious, dapat natin sila lalong bigyan ng pagpapahalaga. Okay. Si Cassandra naman ay dapat nating tularan dahil siya ay isang tunay na kaibigan, mabait at mapagmahal.
Yan, para sa ating katanungan, sa ating number matkwentuhan ngayong hapon. Okay, gawa natin siya ng subtraction sentence. Meron siyang tatlong manika nung una at dalawa pang manika bigay ng kanyang kaibigan. Kaya si Precious Ann ay may limang manika. Paano naman natin ito gagawin sa kabaliktarang pamamaraan o sa subtraction? Okay, meron tayong 5 para sa kabuuang bilang. Bawasan natin ng 2. Ayan. Okay, ilan kaya ang ating sagot? Okay, ano kaya ang difference? Okay, 5, bawasan ng 2, kung ang sagot natin ay 3, mahusay. Dahil dyan, grade 1 learners, kayo ay certified matalino learners. Ayan. Ayan, kids, ang galing, ano? Kabaliktaran talaga yung addition ng subtraction. Nakita nyo ba itong 5? Kung saan nang galing? Dito siya galing sa ating sum. Yung ating 2, siya ay galing dito sa ating addend. At yung 3 na sagot or difference ay galing din sa isa pang addend. Ayan, talagang kabaliktaran, ano? Ayan, para sa ating karagdagang gawain, una ng kahon ng angkop na kabaliktaran. Okay, bibigyan nyo daw ang kabaliktaran. Unang bilang, mayroon tayong 11 plus 4 equals 15. Ano kaya ang kabaliktaran nito? Sige nga. Okay, ayan. Sulat na ang sagot, grade 1 learner, sa ating comment section. Ayan, kung ang sagot nyo ay 15, inilipat lang, oh, minus 4 equals 11. Tama. Tama si Matthew. Tama si Luis. Si Hezekiah. Ayan. Si Ronaline. Mahusay. Ang galing mga bata. For number 2 naman, ibibigay ni Tutor Sherry. Dahil dyan, meron kayong certified matalino learner badge. Okay. Ayan. Meron tayong 9 minus 2 equals 7. Okay, ibigay natin ang kabaliktarang anyo nito para sa addition. Okay, sige nga, grade 1 learners, tignan ko nga kung maibibigay natin ang kabaliktarang anyo ng subtraction sentence na ito. Okay, kung ang sagot natin ay, sige nga, grade 1 learners, type na ang ating sagot sa ating comment section. Okay, bibigyan namin kayo ng 5 segundo. Okay, ayan. Yan. Kung ang sagot natin ay 2 plus 7 equals 9, mahusay. Ayan, grade 1 learners ha. Naalala nyo ba yung aralin natin sa addition dati? Na ang addends ay maaari nating pagpalit-palitin ng pwesto. At ang sagot nito ay the same pa din or ganoon pa din. Okay, katulad dyan, nauna ang 2 tapos yung 7. Okay, plus 7 equals 9. Pwede rin naman ang sagot nyo ay 7 plus 2 equals 9. Parehas lang din. At ito rin ay tama. Dahil dyan, kayo ay certified matalino learners. Katulad ng sagot ni Adeline, ni Kazen, ni Kendra. Okay, mahusay. Okay, para naman sa ikatlong bilang, mayroon tayong 6 plus 8 equals 14. Ano kaya ang kabaliktaran nito, kids? Okay, sige nga. Okay, lahat ng numbers para sa subtraction sentence ay manggagaling din dito sa addition sentence. Sabi ni Kendra, ayan kanina 7 plus 2 equals 9, yung sagot niya kanina, very good. Okay, ngayon naman sabi ni Luis ay 14 minus 8 equals 6. Tingnan niya natin kung tama. Ayan, kunin natin yung 14 na sum magiging minuend. Ayun, dito siya galing, ano? Okay, next naman, binawasan natin ng 8. San galing yung 8? Ito ay galing dito sa isang addend. Equals, sabi niya ay 6. Ayun, tama. Galing din siya dito sa isa pang addend. Ang galing, ano? Yung addition, pwedeng gawing subtraction. At yung subtraction, pwedeng maging kabaliktaran naman ng addition. Mahusay mga bata, kitang-kita na talagang natutuhan nyo ang ating aralin. Dahil dyan, mayroon kayong certified matalino learner badge. Nakailang learner badge kayo? Nakailang certified matalino learner badge kayo? Okay, dapat learner badge kayo? Meron na silang 4.
Pang-apat po itong week na to. Okay, kaya great yes, on learners. Ayan. Keep on sending and posting your work. Ayan, para sa ating na mga ipopost sa ating DepEd EdTech Unit Facebook page. Ayan, gawin nyo itong karagdagang gawain at ipost sa ating FB page, okay? Ayan, pakita na kayo ay gumagawa. Okay, dahil dyan mga bata, nawa ay magsaya at marami kayong natutuhan ngayong hapon. Hindi lang itulay ang tutulong sa inyo, sa inyong pag-aaral dahil nariyan din ang DepEd TV. At makikita nyo sa ating screen ang iba't ibang channel kung saan nyo ito maaaring mapanood. Ito ay mula kinder, grade 1 hanggang grade 12, kasama ang ALS mula Lunes hanggang Sabado, 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. At syempre, meron din tayong itulay sa TV ng ABIBC 13. Makakasama nyo si Tutor Eileen tuwing 8 o'clock to 9 o'clock ng umaga. At Tutor Sherry? Okay, at paari po nating balik-balikan ang ating online tutorial na ito sa ating DepEd EdTech Unit FB page, DepEd EdTech Unit YouTube channel, DepEd Philippines at DepEd TV YouTube channel. Kaya kids, kaya huwag mag-alala kung hindi man tayo mapanood ngayon kasi maaari pa natin itong panoorin o yung tinatawag nating team replay sa lahat ng ating page. Ayan. At your feedback matters to us, kids, parents, and learners. Maaari po nating scan ang QR code na ito or puntahan lamang po ang ating link para sa inyong feedback sa ating mga live session. Hindi lang po dito, kundi para sa lahat po ng ating live sessions. Ayan. Ayan, maaari nyo rin pong bisitahin ang aking YouTube channel, Teacher Eileen. Marami po ako dyan ginawang learners. Educational videos para sa inyo mga bata. Ayan, muli, ako si Tutor Eileen, ang inyong Matsayahin Tutor na palagi kayong sasamahan sa ating Matsayang Mga Aralin. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Muli, ako po si Tutor Sherry, ang inyong Matsalino Tutor. Laging tandaan, gawing magaan ang bawat gawain upang life is matsaya. Yay! Ayan, happy weekend, grade ones, at maraming salamat po. Susunod po ang ating dalawang math buddy sa Mathematics Grade 2 with Tutor Sherwin and Tutor Marian. Yan! Bye! Bye! Pagkalimutan niyo i-post yung ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #itulaylevelup. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!